Mismong si Pangulong Marcos na nagulat nang biglang may gustong ipainpit sa gobyerno sa Pangulo ng Pilipinas base sa balitang kumakalat. Listadong traitor si Tambaluslos at Senator Robin Padilla matapos mabilis na kumalat ang impormasyong gustong pagtulungan palitan ng konstitusyon sa gobyerno ng Pilipinas. Ayon sa retiradong general, hindi sila pabor pahabain ang termino ni Tambaluslos at Senator Robin Padilla kung sa simpleng tanong pa lang ng bayan nakukulong ng mga host ng SMNI, kaya delikado ang tsatsa plano ni Tambaluslos at Senator Robin Padilla. Doon sa usapan ng pagpapalit o ng amendment ng konstitusyon, lubayan nyo na yung Congress at Senate, huwag nyo pag-usapan yan because wala kayong kredibilidad. It is a credibility issue. Kayo ba papayag kayo na palitan, i-amend yung Constitution when there is a question hanging na mga kawatan itong mga to? They have to address the problem. They have to answer the Filipino people. Ayusin muna ninyo yung Resolution 10. Isa-isayin ninyo. Oh, tama ba yung mali? Oh, yes or no? Yes or no? Gaya yung ginagawa nyo doon kaila Badoy tsaka kaya no, Ka Eric, oh, yes or no lang, yes or no lang. Kung kayo ginanong kayo ng taong bayan, kung kayo kinontep ng taong bayan, ang yayabang ng dating, mali yun. You serve the people. Kaya nga, ayusin muna yung mga question ng taong bayan bago nyo galawin yung konstitusyon. Umuugong muli ang pagbuhay ng pagbabago ng ating konstitusyon. Una po, ano po ang inyong pong opinion ukol dito? Napapanahon na ba ang pagbabago ng ating konstitusyon? At kung pabor kayo na baguhin yung ating konstitusyon, ano ang nakikita mo na dapat baguhin? Pwede ba tayong bumalik doon sa mga dati na nating konstitusyon na nakasanay natin? Or walang problema sa ating konstitusyon? Patuloy lang ito, ang problema ay nandoon sa mga public officials na nagpapatupad nitong ating konstitusyon. Maraming problema yung konstitusyon natin because minadali yan eh. Pinalitan basta-basta yung 73 constitution sa galit nila kay Marcos Sr. They drafted better, kuno, a freedom constitution, yun ang tawag. But look, what's happening? The people are not free. Maraming question doon sa constitution na hindi in-address. Ngayon, tama yung argument na it is time. In fact, yesteryears pa. Pero dun sa usapan ng pagpapalit o ng amendment ng Constitution, lubayan nyo na yung Congress at Senate, huwag nyo pag-usapan yan because wala kayong kredibilidad. It is a credibility issue. Kayo ba papayag kayo na palitan, i-amend yung Constitution when there is a question hanging na mga kawatan itong mga to? They have to address the problem. They have to answer the Filipino people. Ayusin muna ninyo yung Resolution 10. Isa-isayin ninyo. Oh, tama ba yung mali? Oh, yes or no? Yes or no? Gaya yung ginagawa nyo doon kaila Badoy tsaka kay ano, kay Ed Celis, kay Eric. Oh, yes or no lang? Yes or no lang? Kung kayo ginanong kayo ng taong bayan, kung kayo kinontep ng taong bayan, ang yayabang ng dating, mali yun. You serve the people. Kaya nga, ayusin muna yung mga question ng taong bayan bago nyo galawin yung konstitusyon. Kasi kung pipilit ninyo yan, mismong taong bayan ang magbabago ng konstitusyon through a revolutionary government. Ganun ang mangyayari. And I am trying to tell you guys in government, huwag naman ganun. Huwag nyo i-force yung mga tao, yung mga players. Nandyan yung mga Duterte, magpe-play out sila. Nandyan yung mga cleric, magpe-play out sila. Yung mga simpleng mga tao, magpe-play. They will go to the streets. Nandyan yung armed forces, both active and retired. You will force them to take a side. Yun ang problema. Ayaw natin dumating tayo dun sa nakikinabang iba dito sa armed forces. Kung may ganon at may nakikinabang yung mga nandito naman na iba, walang pakinabang, and then magkampi-kampitan, and then ipupunta natin yung Pilipinas sa civil war. Ayaw natin ng ganon. That's why one has to give dun sa pressure na yun. Yung mas dapat makinig, yung kinakakulan. Kaya ako lagi sinasabi, ini-stress ko, people come, the power comes from the Filipino people. We are sovereign. Kaya, you have to give. Kayong mga nakapwesto, yung pinangkakain ng pamilya nyo at yung sinusweldo sa inyo, galing sa taong bayan. Huwag na kayong mag-attempt na mangurakot kasi kinu-question na nga yung sistema ninyo. Sagutin nyo yun, sabihin nyo sa taong bayan, hindi ako nangangurakot. O ito yung clearance ko, ito yung certificate ko, ito yung mga resibo. Ito, clap clap, very good, Mr. Senator, very good, Mr. Congressman. Yung iba, ang dali-dali, sabihin ko, bigyan nyo akong 2 milyon. Magkaroon ako ng empleyado. Kausapin ko kunyari mga kaibigan ko, pare, pwede ka bang umirma ko dito?
na bigyan kita 100,000. Eh kayo magkakaibigan eh. O di yun. 10 na ganun. 1,000,000. Easy. Pirma lang eh. Certificate eh. Kaya nga, let COA do its job. Let's come out with a system na hindi nagsisircumvent dun sa gusto ng Constitution, which is the ideals na gusto ng tao. Huwag tayong kakalas doon, huwag tayong hihiwalay doon. Yung mga politiko natin, pinilit-pilit na kumakalas doon at dinadownplay ang mga tao. And that's wrong. Okay. Apo, sir, ito pong mga ganap natin na ngayon, nakikita nyo po ba na ang tinutugunan ng ating pamahalaan ang pangunahing pangangailangan ng taong bayan o kanilang pangangailangan? Mukhang ano eh, pangangailangan nila. Look, why would you talk about ano, charter change? Eh di siyempre ang dumi ng isip ng tao, eh gusto ng presidente. Gusto mag prime minister. Hindi mo matatalo si Sara. O masisisi nyo ba na ganun na salita ng tao? Tapos tatakutin nyo yung tao, ikukontempt ninyo. Mali. Dapat ipakita ninyo hindi na naintindihan yung tao at hindi kayo lulusot. Labanan yung susunod na sa eleksyon, labanan nyo si Sara. Ibig sabihin, mag-perform kayo ng maganda. Ngayon kung hindi nyo kayang talunin si VP Sara na aminado siya yung next contender, huwag nyo siraan. Tapos ang gawin ninyo eh, you perform better. Maybe it's not your time now. You wait. Mahaba ang pila. Sir, nakikita nyo rin po ba? Kasi maraming mga plano din na ngayon. At sinasabi nga parang sa budget ata ng 2024, parang kalahating trillion ata doon ay intended para sa, kalahating trillion kasi 500 billion eh, peso sa intended para sa ayuda. Nakikita nyo na itong style na palagi ang nagbibigay ng ayuda, alam natin walang masama sa pagbibigay ng ayuda, lalo na sa yung labis na nangangailangan talaga ng immediate. Pero parang, alam mo yung parang pamimili ng simpatsya. Nakukuha pa ba ang taong bayan sa mga ganyan, sir? Sa tingin mo, sa panahon ngayon na sabi mo nga ay nag-level up na ang mga ang taong bayan ngayon at hindi na bulag, lalo na rin sa pag-usad ng ating teknolohiya na ibibigay din nila yung kanilang mga komento. Dati, wala talagang, kumbaga, platform ang taong bayan. No, ang nakakapagsalita lang kung sino yung nasa radyo, nasa TV, nasa print media, mga kolumnista, sila lang yung nakakapag-voice out talaga, no, ng kanilang mga opinion. Ngayon, may kalayaan na yung taong bayan, lalo na sa mga nasa social media, pero lang sa mga trolls talaga na iba naman yung kanilang layunin po. Pero nakikita nyo po ba din na ito, sir, na yung kaisipan ng taong bayan, hindi na noon na madali tayong mauto sa pabigay-bigay lang? Kasi at the end of the day, hindi lang naman pabigay-bigay lang ang kailangan siguro ng taong bayan. Ang kailangan ng taong bayan ay tapat na serbisyo. Yung binibigay na ayuda, nauubos yun. Yung tapat na serbisyo, yung pagmamahal sa taong bayan, pagmamahal sa Pilipinas, hindi nauubos yun, natatandaan yun. Tine-treasure yun ng taong bayan. Kaya hindi mo na makukuha ang tao sa bilihan o kaya legalized na vote buying. Actually, it's legalized vote buying eh. Eh, magbabiyuta ka. Eh, di, gusto mo, tandaan ka. Ay, may utang na loba ko dyan. They are playing with the old trait ng Pilipino na utang na loob. No? O, isa pa yon, utang na loob. Nandun ako. Utang na loob. Isingit ko. Bakit mo bibirahin ang presidente? Mr. President, ewan ko lang. Sorry, ha? Sorry, Mr. President. BBM, binoto kita. BBM, Sara, tandem. Binoto ko kayo. Bakit mo bibirahin? Bakit mo i-allow na birahin ang presidente ng Pilipinas? Eh, yan ang nagpumayag sa dami ng presidente duman mula. Cory Ramos, and then si Era, na walang magawa. Close kay Marcos yun. Tapos nung si GMA, siyam na taon. And then si Pinoy. Walang nagawa ipalibing si Marcos Sr. na nandun ang tagal-tagal na sa ano, wax na lang nga eh, dun sa Ilocos. And then here comes sa Duterte, na pumayag siya na ipalibing yan. Utang na loob. And then, babanatan nyo ng ICC. Ay, nako. Eh, kahit nga yung kuisip, kahit hindi pinalibing yung tatay, eh, isipin mo na lang na, here is a president. Why will you destroy the president? It's better to spend your time uplifting your performance as president at par with the previous president. Dapat ganun. O kaya surpass him. Ang ano, tapos, si Sara Duterte, kinuha mong katande mo, vice president, binoto ka nga ng tao eh. Yung tandem ninyo, unity team. Nasaan yung unity team? Nasaan? Kaya nga,
ako on myself, I'm so frustrated. Many guys probably are frustrated, no? Pero, okay, sige, ako na sinasabi ko yung depekto ninyo. Huwag kayo makinig. Fine. You are self-destructing. It's just a matter of time. It's either you heed to the call of the people na huwag mong kalabanin ng Duterte, huwag mong kalabanin yung allies ng Duterte, you go for the Unikim. You do not go for the rebels. You do not do things that are not necessary. Your agenda is anti-corruption. O ayan, patunayan mo anti-corruption. Ano nangyayari sa Congress? The budget. And then, wala. It's just a matter of time. Kung hindi mo sinundan yan, hindi, you will not reach 2028 because the people will be so fed up. Yun ang nakakatakot. Yun yung danger. And ayaw kong tumayo tayo doon. Umabot tayo sa ganun sitwasyon. That's why, one has to give. The BBM administration, in its desire, if that is their desire, to live through the whole 6 years, 1.5 years na, konti na lang, then you better live up to the promises made. Ayang ICC na yan, tourist lang yan. Ngayon, ano? Ano na? Ayang bigas, 20 pesos yan, bababa yan. Ano na ngayon? Ayang droga, wala yan, lalabanan namin yan. O ano ngayon? Diba? Tapos si Sarah na kakampi mo, kakalabanin nyo. Why? Because kung hindi ka mag-stand up, Mr. President, as a president na binoto ng taong bayan, 31 million. And then, ang umiiral, yung mga 200,000 lang ang boto. 100,000 lang ang boto. Kasi congressman eh. Kila lang umiiral. Wala. Sayang yung boto ng tao sa'yo. Okay. Sir, Merry Christmas pa rin tayo, ano? Ngayong panahon na Pasko. Oh. Sir, last na tanong. Ano pong payo ninyo, sir, sa ating lahat na kapwa stakeholder ng Pambansang Republika ng Pilipinas? Institutions, lagi yung sinasabi ng boss ko eh. Institutions last longer than men. Our country will still be there even if we're long gone. The Filipino people will endure whatever trial that we will encounter or will face in now, in the near future, next year yon, or in the far, far future. We will endure because we are resilient. We are known to be to take all the punches and then fight back. But most importantly, because we are a peace-loving country and a God-loving nation. God will be there always to protect us. So, Filipino people, enjoy nyo lang yung Christmas. Tigil, ceasefire tayo. Ceasefire muna kayo. Enjoy nyo Christmas, enjoy your families. Alamin nyo lang yung mga pangyayari and then magdasal kayo. Pagdasal nyo yung Congress, pagdasal nyo yung Presidente, pagdasal nyo yung mga Duterte, lahat. Pagdasal nyo yung sarili nyo. And then, isipin niyo na sana magkaroon tayo ng discernment lahat kung yung tama't mali. And then when we enter 2024, it would be a better year for the Filipino people. If not, then it would be our destiny and it will be God's guidance. The sovereign Filipino people imploring the aid of God Almighty. And God Almighty will always be on our side. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwang ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.